yung iba sa inyo. Yung sinabi natin kanina na may mga mamamanifest kayo, no? May mga rewards na ipagkakalob sa inyo sa universe. Mga good karma, mga kapiksi. Okay? So, para sa inyo talaga tong mga manifestation na to. Yung mga dasal na didinggin ng nasa taas. So, always lang mag-persist kayo sa pagdadasal. Pray and affirm. Be grateful. Sabayan ng kilos, guys, no? Sa 3D. Make sure na your energy is aligned with your desires and of course yung inyong mental diet, positibong mental diet, para talaga mag-manifest ang mga gusto nyo. Konting tumbling na lang ito, mga kapiksi. Kumbaga, konting tiis, konting sakripisyo, and you will definitely see, no, the rewards of your hard work. Tsaka yung iba sa inyo talagang binibiyaan kayo ng good karma, guys, kasi you've been good. Hello guys, hello Sagittarius, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ito ang ating second half reading para ngayong, or mid-month reading para ngayong July 16 to 31 para sa Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Sun, and Venus. Ito yung general reading lang, mga kapiksi, so hindi siya mag-resonate sa lahat. Tingnan natin guys kung ano yung mga mensahe sa inyo ng inyong mga gabay. Comment down below guys if naka-resonate kayo sa mga mensahe para sa inyo. So we have walking away energy. For some of you, we have indecision in reverse. And meron din tayong magician and the mirror energy. So, yung una, mga kapiksi, ibig sabihin nito, hindi pa kayo tuluyan na nakatalikod sa inyong past, sa inyong mga nakaraan, mga kapiksi. Okay? Kumbaga, meron pa kayong attachment, not completely moving on, not completely letting go sa mga past circumstances niya. And sometimes, you have to learn to walk away. Kailangan nyo matutunan talikuran yun because it's already in the past. Especially pag mga negative circumstances, guys, wala naman maitutulong sa inyo yun kung babalik-balikan nyo pa. Yun lang yung magiging dahilan or magiging reason para ma-stuck kayo. Okay, so pinaaalalahanan kayo ng iyong mga gabay to learn to walk away from those memories. Memories na lang sila, mga kapiksi. Wala na silang purpose sa buhay nyo. Para hindi kayo ma-stuck and para magsimula na ulit kayong magkaroon ng progress sa inyong pamumuhay. Okay? So, learn to let go and learn to walk away para tuloy-tuloy ang buhay, mga kapiksi. For some of you, this is a good news, guys. Kasi ibig sabihin nito, nakapag-decide ka na kung ano yung gusto mo sa buhay mo. Especially if may mga bagay kayo na kailangan pag-desisyonan, ganyan. So, right now, nandun ka sa stage na, okay, alam ko na. I know what I want. I'm declaring this now. This is my truth. Okay? And then, I will do everything to make it happen. So, nandun kayo sa ganong klase ng stage ng buhay mo na nagliwanag na yung isip mo. And alam mo na yung gusto mo. And alam mo na yung gagawin mo. So, syempre magdasal kayo para patnubayan ng nasa taas yung mga desisyon nyo. And hindi kayo mapahamak. Also, always affirm that everything is always working out in your favor para kahit ano talaga maging desisyon nyo, palagi maging pabor sa inyo yung mga magiging resulta. And with this energy, mga kapiksi, ibig sabihin nito, guys, manifestations, okay? may mga bagay na ma-manifest kayo. So, natutuwa ako kasi pag narinig yung tumatawa ako, ibig sabihin natutuwa ako para sa inyo, magaan yung energy. So, I'm happy for you na finally, Sagittarius, makakita kayo ng mga manifestation. Your life is mirroring back to you. Pero syempre, ikaw to, no? Ikaw yung gagawa nito. Kung gusto mo mag-manifest yung mga bagay na gusto mo, you have to pay attention. You have to focus your thoughts on those. You have to focus your attention on those thoughts para ma-create mo siya sa iyong 3D or sa iyong physical reality. Syempre, kung hindi mo naman ginagawa, hindi naman niya magmamanifest, mga kapiksi. Ikaw lang yung makakaalam yan kung magmamanifest or hindi yung desire mo. Depende kung ano yung finofocus ng attention mo. Guys, okay? So, kung gusto niyo magmanifest yung desires niyo, ang i-focus niyo yung desire niyo, hindi yung mga reklamo niyo sa buhay. Okay? So, congratulations in advance para sa inyo to, mga kapiksi.
And ngayon naman guys, comment down below, no, if naka-resonate kayo dyan sa mga messages na yan. Tingnan natin kung ano yung mga ganap sa inyo ngayong second half ng July. Shuffle natin tong cards guys, hanapin natin yung energy ng Sagittarius. Habang sinashuffle natin ito guys, naka-flash sa screen nyo yung mga updated offers sa ating channel. So, una meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. It's a video course, it's a paid course para sa mga kapiksi natin na gustong yumaman, umunla, dumasenso, sumagana. Maging matagumpay, successful, maswerte sa kanilang kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi, kaperahan in general, mga kapiksi. Kung gusto nyong umunlad at tumasenso ng bongga-bongga, para sa inyo talaga ang course na yan. And good news guys, kasi ngayong buong buwan ng July, nagsimula tayo ng June, extend natin until July 31, meron tayong mid-year promo mga kapiksi. Magbibigay ako ng 10% discount sa lahat ng gusto mag-avail ng course. So avail nyo na guys, habang may sale, habang may discount, habang may promo, kasi sobrang ganda talaga ng course na yan. As in marami kayo matutunan at talagang aasenso at umunlad yung buhay nyo ng bongga. Alright, so for prices and discounts, meron din tayong email coaching. Manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyo i-manifest sa buhay nyo, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career mga kapiksi, pwede kayong magpabook ng coaching session with me. So for prices and discounts guys, mag-send lang kayo ng email sa pinipixitaro@gmail.com. So Sagittarius ko ay nirepresent ng Queen of Wands. Sa ating spread, ito yung combination guys ng positive and negative. Ito yung sinasabi natin. Yung sinasabi sa inyo na you have to learn to let go and walk away from your past circumstances. Kasi ito yung reason kung bakit natitenga kayo, kung bakit na-stuck kayo. Kailangan magliwanag yung isip nyo mga kapiksi. Ask yourself ano pa bang dahilan kung ba't na-stuck ka. No? Kasi baka mamaya ikaw na lang yan. Kung baga sarili mo na lang pinaparusahan mo. Bakit? Diba? So, tanong mo sa sarili mo, masaya ka ba? Diba? Kung hindi ka masaya, bakit mo hinahayaan yung sarili mo na magdusa? So, kung mga ganun, diba? It's time to move on, let go, accept, no? It already happened, it's already done. It's time to move on and let go and start a new life, mga kapiksi. Especially if, for some of you, maaari may kita naman ito sa love, no? Kasi yung iba sa inyo, parang kayo nagkaroon ng trust issue with another person sa love life nyo na maaring yun yung nagpabigat sa inyo. Syempre, nasaktan, ganyan. And parang sa inyo, parang ang hirap tanggapin. Pero sabi ko nga, lalo lang kayo magsasuffer kung patatagalin nyo pa. So, accept na it already happened. Tapos na yon. And just move on mga kapiksi. May time presence ng water sign dito, Cancer, Pisces, Scorpio. So, for some of you, you may be dealing with water sign. On the good side mga kapiksi, sobrang yung iba sa inyo. Yung sinabi natin kanina na may mga mamamanifest kayo, no? May mga rewards na ipagkakalob sa inyo sa universe. Mga good karma, mga kapiksi. Okay? So, para sa inyo talaga tong mga manifestation na to. Yung mga dasal na didinggin ng nasa taas. So, always lang mag-persist kayo sa pagdadasal. Pray and affirm. Be grateful. Sabayan ng kilos, guys, no? Sa 3D. Make sure na your energy is aligned with your desires and of course yung inyong mental diet, positibong mental diet para talaga mag-manifest ang mga gusto nyo. Konting tumbling na lang ito mga kapiksi, kumbaga konting tiis, konting sakripisyo and you will definitely see, no, the rewards of your hard work. Tsaka yung iba sa inyo talagang binibiyayaan kayo ng good karma guys, kasi you've been good, you've been doing good intentions, kaya talagang mararamdaman nyo yung balik ng good karma sa inyong buhay. Ito na naman yung nakikita natin na yung iba sa inyo natatrap, no? Yung iba para nag-uurong sulong. So, persist lang mga kapiksi kasi hindi naman siya agad-agad, no? Sometimes, meron talagang episode na babalik at babalik sa isip natin yung mga memories of the past, especially kung traumatic siya or medyo mabigat. And kapag ka naisip nyo yun, sabihin nyo na lang, okay, tapos na yun. Na-accept ko na, natanggap ko na. From now on, I am ready for the new version of me, new version of my life. Wini-welcome ko yung mga blessings. Wini-welcome ko yung mga bagay na deserve ko. I know I deserve better. Yung mga ganun. Para you feel good and hindi na kayo masyado magdusa. Yung iba sa inyo, guys, parang feeling ko sinisisi nyo yung sarili nyo.
parang meron kayong bahagi na sinisisi nyo yung sarili nyo for some reason, don't do that mga ka-pixie. You're perfect, you're good enough, you deserve to be happy, you deserve all the nice things in this world mga ka-pixie. So again guys, huwag nyong hayaan na maparusahan nyo yung sarili nyo dahil lang sa inyong nakaraan. It doesn't make sense, it's already over, tapos na yun. So learn to walk away mga ka-pixie. And again guys, yung sinasabi natin na yung mga rewards, yung mga bunga ng pagsisikap nyo, talagang kapag kayo ay nag-persist, kapag kayo ay nagtuloy, nag-sikap, talagang makita kayo ng mga bunga ng inyong resulta. Sabayan nyo ng pagtsatsaga guys, no, kasi hindi naman yan one time, big time na pagising mo, okay na ang lahat, no. It's a process. Pag nagtanim ka ng halaman, di ba, itatanim mo siya, didiligan mo, aalagaan mo, paarawan mo, hindi naman siya agad-agad uusbong. Ganun din yung proseso sa buhay mga ka-pixie. Whatever your desires are, tinatanim mo yan, inaalagaan mo, di ba, aalagaan mo ng tiyaga, tapos tsaka mo matitikman yung nilaga. Okay, so it's a process. Ang importante, hindi ka mag-give up kahit ano pa yung nakikita mo sa circumstances, and make sure na alagaan mo yung iyong pattern of thoughts para yung bunga eh maganda talaga. Alright? Para sa iyan mga ka-pixie. Yeah, so yan ang iyong energy para ngayong mid-July. Sagittarius, comment down below if naka-resonate kayo. Ito yung iyong second half kaplanan from July to December. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing mga ka-pixie, and see you again next time. I love you all guys. Have a nice day. Bye-bye.